Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. 6:20 na po sa umagang ito. Ngayon ay February 26, 2023 na po, no? Araw ng Linggo. Maraming salamat sa inyong panahon sa ating pagsama-sama po natin sa ating Bible study. Akin po, basahin po dito sa 19. Mga awit, 18, 19. Nang nasa panganib ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugnan. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, basahin ko po ulit, mga kaibigan. Nang nasa panganib ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. So, unahin po muna natin ang kinalulugdan. No? So, basahin ko po ang Exodus 33 ng buong chapter po. Para maating manamnam ang tungkol sa kinalulugdan ng Diyos. No? So, aking hanapin, tingnan natin dito. Dito sa Exodus 33. No? So, yan. Exodus 33. Probably, guide po muna natin dito. Yan. No? Dito na po ang Exodus 33. I-adjust po natin. Lagyan po natin dito na. Para mabasa po natin ang chapter 33, ng buong chapter po talaga. Nagpatuloy ng paglalakbay ang Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umalis na kayo rito at magpatuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibinigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Paunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Hetiyo, Perisiyo, Hibita at Jebusiyo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa ketigasan ng iyong ulo. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isamay walang nagsuot ng alahas, sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ano, kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang maalahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na nila isinuod. Hindi na sila nagsuot ng alahas. So, ibig sabihin dito ay mayroong pagsunod. No? Mayroong pakikig-usap si Moses o prayer. No? Mayroong prayer. Tapos nagsunod sila. No? So, dito na sa ang toldang tipanan. Kinaugalian na ni Moses na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag itong toldang tipana ng Diyos at ng mga tao. Doon pumunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moses, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tulda at tinitingnan niya hanggang sa siya'y makapasok. Pagka nasulob na si Moses, bumababa naman sa may pinto ng tuldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy nakipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tulda ang haliging ulap, pumunta naman sila sa pintuan ng kanilang tulda at duyumuyuko at sumasamba. Ang pakipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan tulad ng pakipag-usap sa kaibigan
Pagkatapos si Moses ay bumabalik na sa kampong ngunit naiwan sa tolda si Jose ang lingkod niya. So may bantay ang toldang tipanan. Nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan. Sinabi ni Moses kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong magbalak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. No? Pinapaalaala ni Moses sa ating Panginoon ang Israel at siya. No? Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Oh, napakaganda ang sinabi ng ating Diyos Ama. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Walang ibang makapagbigay ng kapayapaan sa atin na pinakadabis na kapayapaan kundi ang ating Panginoon. Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami ay ang inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kayo'y kami na iiba sa lahat ng mabansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kinalulugdan. At kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Kaya tiniling ni Moses, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kalwalatian. Makikita mong lahat ang aking kalwalatian at bibigyan ko sa inyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kawaan. Ngunit hindi maaring makita mo ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niya. Dito sa tabi may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kulwalatian, ipasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko ng aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit hindi ang aking mukha. Sagot ni Yahweh. So yan ang kwento ni Moses na kinalulugdan siya ng Diyos. No? So balik na po tayo dito sa ating teksto. Sa 18:19 po mga kaibigan. Sa mga awit. So yun, no? So kinalulugdan ng Diyos si Moses. So, balik po tayo sa 19, mga kaibigan. Dito sa 19, nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalugdan. May isa pong babae kahapon na nakausap ko na siya po ay nag-testimony. Siya ay nagpatutuo. No? Sabi niya, no? Tapos ko siya na nag-usap kami, siya ay nagpatuto. Sabi niya po, alam niyo ba yung ikwento po niya na na-stroke pala yung kanyang mister. No? Yung siya nag-alaga. So ngayon yung ma-stroke daw, dinala siyempre sa ICU, no? Sa hospital na ICU yung mister. Tapos alam niyo po ba na sa gabi na yun, hindi siya nag-worry kasi ito po yung kanyang sinasabi niya, Lord, kung para sa iyo ang aking asawa, kunin mo na po siya. Subalit kung para po sa amin, baka pwede mamaya alas 12 ng gabi, makausap. No? Subalit bago yan, kasi marami siyang kaibigan na mayroon silang prayer brigade. So, ibig sabihin na maraming nagdadasal para sa tapos, no, di ba yung sabi niya, Lord,
ako. Inahandog ko na po sa iyo ang aking asawa. Kung para sa iyo ay kunin mo na siya, subalit kung para sa amin, maaari ko bang makausap siya mamayang alas 12 ng gabi. No? So ngayon, masarap yung tulog niya. So, pagdating ng alas 12 ng gabi, ginising po siya ng nurse. Sabi ng nurse, ma'am, gusto po kayong kausapin ng iyong asawa. So ngayon, tumayo. Sa pagbukas siya ng pintuan, nakapagsalita na yung misa. Sabi niya, ma'am, kamusta ka? No? So, ibig sabihin siya pa yung nangamusta. So, yan na, tapos na, no? Pinagbigyan siya. Sabi niya, himala. Himala ang paggaling ng mister ko siya kasi maraming nag-prayer. Tapos, siyempre siya nag-pray rin. Tapos ngayon sa bayaran naman, sabi niya, saan naman ako kukuha ng pambayad? So ngayon, ang kanyang mga friends, tumulong. So tumulong. Tapos yung kanyang isang doktor, kasi tatlo po yung doktor na kasikaso sa mister niya. Ang sabi niya, sabi ng doktor, no, 5,000 na yung kanyang tinatawag natin na professional fee, no, o doctor's fee. So ngayon, yung pumunta na siya sa cashier, sabi niya, baka nagkamali lang ito, no? Baka nagkamali lang ito si doktor, bakit na 5,000 lang, baka ito ay 50,000, no? Kasi yun daw po ang singilan talaga, no? So ngayon, tinawagan yung doktor. Sabi ng kwando sa cashier, 5,000 ba talaga ito? 50,000? Sabi niya, 5,000 lang talaga. So, ibig sabihin na nabawasan po ang kanilang binayaran. Tapos, nabuo yun sa magitan ng tulong ng kanyang kaibigan. So, ngayon, mayroon pang bali 50+, no? 50+ thousand na gamot, no? Gamot, parang sabi niya, papa, baka pwede isang araw lang muna yung bilhin natin na gamot kasi wala akong pera, eh. Sabi niya, bukas gawa naman natin ang paraan. So balit habang nasa sasakyan po sila pauwi, may nag-text. Sabi niya, kaibigan, punta ka sa ganitong establishment, kunin mo yung pera. So alam mo, yung pera na yun ay tamang-tama, no? Tama na mabili ng maintenance ng kanyang asawa at saka mayroon pa silang pagkain. Kaya sabi niya, alam mo, pag magbigay si Lord, talagang masusurprise ka. No? Sabi niya, hindi siya nagbibigay ng kulang, hindi rin siya nagbibigay ng sobra. Ito yung word niya kahapon. No? Tapos, napakaganda dahil siyempre gumaling niya po yung kanyang asawa. Kaya, napakabuti, napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. No? Subalit, ang tanong ngayon, paano tayo kalulugdan ng ating Panginoon? Subalit, basahin muna natin ulit sa 19. Nang nasa panganib ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. No? So ngayon, paano tayo kalulugdan ni Lord upang tayo ay kanyang tulungan? So yung nabasa po natin kanina sa Exodus 33, sumunod yung taga-Israel. Diba sabi na, no, huwag na kayong sumuot ng alahas mula sa Mount Sinai. No? So, kinuha na nila yung kanila alahas. Ibig sabihin may pagsunod. Tapos si Moses naman, bakit siya kinalulugdan ng Diyos? So nauna, gamitin siya ng ating Panginoon para iligtas ang Israel. No? Para idalin doon sa lupang pangako siyang ginamit ni Lord. Tapos, si Moses ay sumusunod at palagi kasing nagpipag-usap siya kay Lord. Eh. So ngayon, hindi naman po natin pwedeng kausapin si Lord. No? Kundi ang ating magawa ay every morning, mga kaibigan. Huwag po natin kalibutan na magbasa ng Word of God. No? So halimbawa, nagbasa tayo ng ganito halimbawa po. No? Sa 19.
Nang nasa panganib ako'y kanyang tinulungan, ako iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Halimbawa, i-type mo po ito sa akin o kaya picturean mo po. At tapos isend sa kaibigan. So kahit isa lang na kaibigan sa araw-araw, no? So halimbawa, picture, tapos send, no? So ito mga kaibigan, malaking tulong, no? Kasi kalulugdan tayo ni Lord pag araw-araw. Number one siya sa atin, no? Sa magitan ng pagbasa ng kanyang salita, sa magitan po nagpag-share, sa pamagitan po nag-awit ng papasalamat, awit ng papuri, at awit na pagsamba. So kaya napakaganda mga kaibigan, no? Pag tayo ay sa ating pain, kalulugdan niya tayo. So tingnan natin, no? Punta po tayo sa pamilya natin. So halimbawa, ang anak ay sumusunod at gumagalang sa kanyang mami at daddy. Siyempre kalulugdan sila ng mami. Tapos ang mami naman at daddy, paggagawin po nila ang kanilang duty, kanilang tungkulin para sa mga anak. Siyempre mga kaibigan, siyempre, no? Ang anak nila ay kalulugdan sila. No? Tapos, kalulugdan ni Lord ang buong pamilya. Bakit? Kasi kinalulugdan ni Lord yung at kinalulugdan ng mga anak ang kanilang nanay, kinalulugdan ng ang kanilang nanay dahil sa paggawa ng kanilang tungkulin, isikasok ito. Tapos yung mga anak naman ay sumusunod, gumagalang. Kaya, kinalulugdan sila ng kanilang anak. At tayo naman sa buong pamilya, number one si Lord, every morning, una siya, bawat isa sa atin ay nagbabasa ng Word of God, sinishare, pinipicturean, tapos sinishare sa kaibigan, tapos naman ay nag-awit ng papuri, papasalamat, at pagsamba. No? Kaya napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon, mga kaibigan. So, wala tayong problema. No? So, dalawa lang po ang gagawin natin, sumunod at magalang. At tayo'y kalulugdan ng ating Panginoon. Ayan, ulitin ko ulit, mga kaibigan. Nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. No? Maraming salamat, mga kaibigan. Kaya gawin po natin, magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo, paalalahanan ng bawat isa kung ano ang gagawin para kalulugdan tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kabibigan, salamat sa salita ng Diyos na ito, no? Tayo ng ating Panginoon. So tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita dahil kung kami ay nasa panganib, ikaw ay tutulong sa amin. Ikaw ay ililigtas mo po kami. Lord, tulungan mo po kami na magawa natin namin ang pagsunod at paggalang upang kami ay iyong kalulugdan. Lord, tulungan mo po kami sa araw-araw. At Lord, tulungan mo kaming manatili ang iyong salita, aming ma-memorize, aming ma-share, at gamitin mo po kami, Panginoon, sa iyong ubasan para sa iyong kaluwalhatian. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaak, at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus na aming Panginoon takapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. Sa muli, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos na umaga sa bawat isa. God bless us all.